Lee Buckley. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew, so that they become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, you be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may we merit to be called into eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
living and loving sacrifice to our God.
Please all kneel. Prayer against the death penalty. Father, source of and giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us to build the society that truly chooses life in all situations. Let our response be, Lord, heal our pain. Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime. Lord, heal our pain. For perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred. Lord, heal our pain. For our broken world and chained by the desire for revenge. Lord, heal our pain. For our wounded society misled by the illusion that one must take life in order to defend it. Lord, heal our pain. Let us say together, help us to make peace. Help us to make peace. For our country tempted to accept violent revenge. Help us to make peace. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people. Help us to make peace. For the wisdom to see poverty, injustice, and lack of education and employment opportunities as likely causes of criminality. Help us to make peace. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. Help us to make peace. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. Help us to make peace. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice. Help us to make peace. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us a heart like yours, so that we may love you as you love, even those who have caused us pain. There is in our land a cry for vengeance, and a move to fill up death rows and kill offenders, but disguised as a call for justice. Let true and lasting justice spring forth. Jesus, our brother, you suffered execution in the hands of the powerful, but you did not let hatred overcome you. Help us to reach out to victims of violence so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death and to renew society in truth, justice, love, and respect, so that violence will cease and peace may prevail. Amen. O Mary, Mother of Life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungso, pray for us. Saint Paul, the first hermit, pray for us. Saint Martin, patron of the sea, pray for us. Please all stand. Renewed by the bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you in our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for our status report of our renovation. So yung ating report na yung linggong ito, ang aking pong materyales ay 25,596 and 60 centavos. Medyo malaki, maliban sa semento, mga tiles, mga bato, buhangin, ay nandagdag po tayo na plywood. Ito yung mga plywood na nasa harapan natin. Yan po ay nakita niyo po yung kinalalagyan ng mahal na birhen ng Lagi na Sakdolo. At saka ito pong ating Divine Mercy, may salamin, So bintana, na sabi ko hindi naman tayo naglalagay ng mga pictures sa ating mga bintana.
So dahil naman po ay nakasarado, hindi naman natin binubuksan yan. So kaya po para mas maganda, ilalagyan natin ang lawanin. Ano? So hindi na natin pipinturahan, kundi nilagyan na lang natin ng wallpaper. No? Yung po mga lay ministers sa Holy Communion ay sila naglagay ng wallpaper dyan. So, bahagi yun akong saan eh para mapaganda natin yung ating harapan, yung first floor at saka yung second floor. No? Kasi hindi naman yung third floor, hindi na ako natin papakailaman. No? So, kaya medyo lumaki. Kuntusin po ay yung tawalit natin, ikalahati pa lang nabibili natin. Ano? Pero yun po yung dahilan kung bakit po malaki yung ating materials ngayon. 25,596 and 66,000. And speaking of ating pong bintana, naikisuyo na rin ako sa inyo, ano, na yung mga malapit sa bintana, kayo na umang bukas. Kasi malaki na itutulong po na circulation of air. Kung pari po ay huwag kayong mahirang magbukas ng ating mga bintana. Yung iba po medyo iayos natin kasi medyo kinakalawang na, ano. Bumili na ako ng oiler para malagyan ng oil para medyo madaling buksan. Pero yun sana po yung mga bintana natin, ano, ay huwag ko kayong mayang magbukas. Yun lang medyo hindi natin mabuksan kasi gawa ko na mayroong nakalagay ng mga bakal. Ang ating po na mga labor ay 7,000. Sa apat na araw at sa apat na katao. Medyo nagtagal lang po tayo dito banda kasi yung dito sa inyo likod dito, yung kaliwang bahagi ko, yung kanang bahagi naman ninyo, ay medyo mataas ng 2 inches. Kaya tayo po yung nagpatibag ng flooring mismo dyan. Hindi lang po tayo sa tinibag natin dyan. Ano? Pati flooring. Kasi tumaas ng 2 inches. Sabi ko ay nagpapagawa naman tayo, hindi itama na natin, no? Kasi hindi po level. Kaya medyo tumagal po tayo dyan. So, 25,596 and 67,000 plus 7,000 equals 32,596 and 67,000. Ito po yung total expenses natin para sa linggong ito. Ang mga nagbigay, Salve Resme, 3,000. Anonymous, 3,000. David and Helen Binahomray Family, 10,000. Sione Di Guzman, 2,000. Rosalinda C. Soriano, 500. Melissa Casino, 500. Lucy Bartolome, 1,000. Total of 20,000. Meron tayo natira last Sunday na 4,380.50 plus 20,000, we have 44,380.50. I-minus natin yung 32,596 and 60 centavos, mayroon pa tayong 11,783.90. So nawa po ay patuloy natin ipanalangin, no? Yung ating po pagawain. So ang ating iaayos, so far po yung dito sa loob, tapos na. Gout na lang po ang kulang dyan. Pero yung ginagawa natin ngayon ay itong ating altar. At saka yung po sa ating harapan. So, sabi mo, yung ating, itong ating bintana, ano, para mapakayos din po natin. So far po yun po yung ating target na gawain. Mailangan po tayo ng mga 150 tiles para po dito, no? Na 60 by 60. So, ipanalangin natin. At tayo po na patuloy na nawagan sa mga nagnanais na tumulong para po sa ating pagawain. Pangalawa, sa September 8. Pa,
Panyaya po sa lahat sa Biyernes, September 8 ay birthday ni Mother Mary. Ang misa po dito sa parokya ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Bilang handog po sa karawan ng Mahal na Birhen, magkakaroon po tayo ng film showing ng 30th day. Ito po ang mga aparisyon sa Fatima, Portugal. Sa Tagalog po ang pelikula. Inaanyayahin namin kayong lahat na manood dito bilang handog sa kanyang karawan. Magsimpa po tayo sa Biyernes, ika-6 ng gabi, at samahan niyo po kaming panoorin ang pelikula ng aparisyon ng Fatima pagkatapos ng misa. So ulitin ko lang po, ano? Kasi yung regular schedule natin na kapag ordinary day, Tuesday to Friday ay 7 o'clock in the evening. So but this coming Friday, it will be 6 o'clock. Request ng mga devotees ng Mahal na Birheng Maria. So kaya this coming sa Friday lang po, September 8. Be advised, kasi baka akala ninyo ay 7 o'clock ang misa, no? So, muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta sa ating mga programa at mga proyekto. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. May Almighty God bless you in His kindness and pour out saving wisdom upon you. Amen. May He nourish. May He nourish you always with the teachings of the faith and may you persevere in holy deeds. Amen. May He turn your steps toward Himself and show you the path of charity and peace. Amen. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.